Ari na mga sangkay, pasisilip ko na sa inyo ang aming munting tahanan. Mayroong nag-request sa akin na nag-subscribe sa akin na nagsabi ay mag-house tour naman daw. Kaya yan ay pagbibigyan ko nga muna. Pero bago yun, dapat kayo'y mag-subscribe muna sa aking channel. Pindutin nyo lang ang subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload sa aking channel. Ay sabi pa nga eh, pagbigyan ay na-request eh. Kaya kayo'y aking pagbibigyan. Pari ang aking munting tindahan. Yan, sa harap ng aming bahay. At ito naman, mga pasong mga ginawa ko nung ako'y sinipag at napaulot ng paggagawa ng paso at pagtatanim ng halaman. Yan, mga iba't ibang kulay ang aking naulutan ng pagpipintura. Lahat yan ay aking gawa. Bago tinamnan ko ng mga halaman. Yan. Mga ginawa ko yan, yari sa tela at simento. Siya, tara na, din sa loob naman ng aming bakuran. Yan, ang tanim kong palm tree. Mga hinog na ang bunga niya. Gaganda tingnan pagka naihinog na. Ito naman ang paborito kong halaman na walang tigil sa kabubulaklak. Marikit daw ang tawag dyan sa halamang yan. Ito naman ay yaris sa 1.5 plastic ng 1.5. Yan, ginawa ko yan. Yung mga teddy bear na yan, yan ay mga bigay lang sa aking anak. Ay napakarami na, kaya yan ay nilublob ko sa simento. Ito naman ay antique na tapayan. Nilagyan ko lang yan ng tela din at simento. Yan, dinisign ko dyan sa pink na yan, na parang style bulaklak. At tinamnan ko ng sahod yaman, nakabili-bili ng sahod yaman at bakaya yaman din. Pari naman, mga sangkay, ang before and after. Yan ang dati naming bahay na pinaka-renovate namin, pati ang bakod. Yan. Yan dati naming bahay, green ang kulay. Tapos pinapalta namin, yan na siya, naging ganyan na ang tsura niya ngayon. Siya nga pala mga sangkay, meron pala akong ibibida sa inyo. Habang tayo'y nanonood dito sa aming palibot, ay akin munang pasasalamatan yung aking mga subscribers. Biruin mo yun sa pautay-utay ng ikaw na kaming subscribers na sa loob lang na isang buwan. Kaya ako'y nagpapasalamat. Ang kaso ay hindi ko sila makita kung paano ko makita ang kanilang mga pangalan. Pero pag yun ay oras na lamang ko at kung sino-sino, ay aking pasasalamatan yan isa-isa. Ay siya, ay siguro alam naman na ninyo kung sino-sino kayo. Ay maraming salamat sa inyong lahat. Meron din naman kaming maliit na aquarium na nakalagay din sa terrace. Sa pagpasok sa terrace namin, doon na ariin nilagay ko at para pagbungad pampaswerte rin. Sabi nga baka si swertehin. Hindi naman masama siguro kung maniniwala at maganda rin naman aring panuot. Tuloy po kayo sa aming kaunting salas. Yan ang aming salas. Ipiplex ko lang sa inyo ang aming tricolor na ilaw. Yan. Maasul-asul ang kulay niya pag pinipindot. Nang unang pindot, sa padalawang pindot ay maputi. Sa patatlong pindot ay parang siyang nagdidilaw-dilaw na yan. Ganyan. Aming kwartong asawa.
kwarto ng aking mga anak. Pag sila ay nadating ng tuwing Sabado lang sila kong umuwi. Ari naman ay kung sa mayaman ay walk-in closet, ay dito naman sa amin ay parang bodega. Hindi nakalagay mga damit, ang mga kung ano-anong gamit na dapat sa kwarto ay dyan namin ilagay. Dito naman tayo sa kusina number 1. Ito ang aming kusina. Noong una ay dito ako nagluluto. Ay ngayon ay mahirap at pausok. Kaya hindi ko na ito ngayon pinaglulutuan. Itong kusina ito na sa loob ng bahay. Nagpagawa ako ngayon ng dirty kitchen. Yan ay wire na yan. Yan ay breaker ng generator. Diyan nakalagay. Pero ang generator, nasa malayo siya. Nakalagay doon sa likod ng aming bahay. Tayo na din sa aking dirty kitchen. Kung sa mga vlog ko, makikita nyo na ako'y lagi narito sa kusina. Ito ang aking ngayon, pinaka dirty kitchen. Dito na ako nagluluto at dito kami nakain. Pero meron din akong kalandi-uling na naroon naman sa labas nakalagay at mausok. Kaya ang nilalagay ko lang dito ay gas stove. Ito naman ang aming CR na malapit siya sa kusina, bali nakalagay. Ito naman kung sa mayaman ay shower room, pero dito sa amin banyo lang yan, liguan lang yan. Yan ang aming liguan. Yan, ipinagawa ko yan dito sa labas ng aming bahay sa paglabas sa kusina. Pinabukod ko ang aming liguan. Ito naman aming gripong ditungga. Kung sa Bisaya pa tawag di artisan, dito sa amin ay gripong ditungga. Yan. Pag walang nawasa, yan ang ginagamit namin. So, dito na tayo sa ito ang koleksyon ng aking jowa. Yan, mahilig siya dyan sa mga gulok. Diyos ko po, Rode. Basta sa gulok ay napakahilig niyan. Basta yan ay pag nagkapera yan ay agad-agad magpapagawa ng gulok. Yan ang kanyang koleksyon sa buhay. Tingnan nyo naman at binilang pa yan kung ilang peraso. Yan ay alam na alam niya pag nagamit ang kanyang gulok at lagi niyang gusto'y mapuputi ang kanyang gulok. Yan, genetura. Lagi yung hinahasa. Yan, ganyan ang gusto niyang sa kanyang mga gulok. Ayaw na yan ay mangingitim o kakalawangin. Inyong pagmasdan kung mga ilang peraso yung kanyang yung gulaw hanggang sa yan ay sa kalit-liitan. Meron dyan isang gulok na sobrang liit. Nakakatuwang tingnan, halos kasing haba laang siya ng salamin sa mata. Yan, sa liit niyan, kakiyot. Yan, ito pa, isa pa. Ito, kanyang ginawa yan na nilagyan niya ng dubli ang kaluban, yung pinagsusuksukan ng gulok. Isang gulok at saka isang ganyan. Diyan niya isinusuksok yan. Yan. Tapos ito pa, balisong 29. Biniili pa yan sa Taal. Ito naman ay galing vegan sa Ilocos. Doon ito binili. Mga sangkay, kung ang mister ko ay may collection, wow naman. Ako naman meron din. Wow. Kinahiligan ko nung mga bata pa ay mga anak. Nag-collect na ako ng mga medals at saka trophies. Buat nung kumasok ay anak ng daycare, hey! Yan, simula na akong mag-ipon ng mga medals nila at mga trophies. Yan ay sa tatlo kong anak yan na mga medal na yun na mararami. Yan ay marami na kinahong ko na at masyadong luma na. Kaya itinago ko na sila, pero hindi ko itinatapon, tinago ko lang. Nakakahon lang sila.
Dito na nagtatapos ang ating kaunting pasilip sa munting tahanan. Thank you kay Kela Galio at kay Sir Ellie na sila ang nag-request ng house tour. Maraming salamat po.